Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Reverend Treasure Sales from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos, mapagpala ka at dakila. Samahan mo po kami sa oras na ito. Sa pag-aral po ng iyong mga salita, samahan mo po kami, Banal na Espiritu, at bigyan ng karunungan ang bawat isa na makikinig at makikinig pa upang mapagpala po ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. At bago po tayo magsimula, basahin po natin ang Exodus 37 verse 25 to 28. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insinso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang lapad at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng dalawang arguliang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuutan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Ang title po ng ating devotion ngayon umaga ay The Altar of Incense. Ang altar na sunugan ng insinso ay nakaupo kaagad sa harap ng tabing na naghihiwalay sa banal na lugar mula sa banal ng mga banal. Isang uri ng gawain sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus bilang ating pinakapunong pare. Hebrews chapter 7 verse 26 to 28. Pupunuin muli ng mga pare ang espesyal na pinaghalong insinso sa gintong altar sa umaga at gabi. Kaya isang mabangong usok ang lumabas mula rito araw at gabi. Pagamat ang altar na ito ay nasa banal na lugar, ang mabangong amoy nito ay tumataas sa ibabaw ng tabing at punuin ang kaloob-looban ng mga kabanal-banalan kung saan nakaupo ang kaba ng tipan. Maaring dalhin ng simoy ng hangin ang amoy palabas sa looban ng tabernakulo. Kasama ng mga taong naghahandog, nang maamoy nila ang usok, ito ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga panalangin ay patuloy na dinadala sa Diyos. Ang altar ng insinso ay tunuturing na bahagi ng banal ng mga kabanal-banalan. Ngunit dahil nangailangan ito ng madalas na pag-aalaga, inilagay ito sa labas ng silid na iyon pang pangalagaan ito ng mga regular na pare araw-araw. Ang mabangong usok ng insinso ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga tao na umaakyat sa Diyos. Ang pagsunog ng insinso na ito ay isang tuloy-tuloy na gawain. Tulad ng tao ay dapat patuloy na manalangin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ngayon, ang mga mananampalataya ay nakakatiyak na ang kanilang mga panalangin ay nakakalugod sa Diyos Ama, dahil ito ay inaalay ng ating pinakapunong pare, si Jesucristo. Kung paanong ang insinso ay nagdadala ng mabangong amoy, ang ating mga panalangin ay pinabango ng katwiran ng tagapagligtas. Sa Revelation chapter 8 verse 3 to 4, sinabi sa atin ni Juan, ang mga panalangin ng mga banal ay umaakyat sa altar sa langit sa harap ng trono ng Diyos. Kung paanong ang insenso sa tabernakulo ay natatangi, gayon din ang katwiran ni Kristo. Hindi tayo maaring magdala ng mga panalangin sa Diyos batay sa ating sariling maling paniniwala na tayo ay matuwid dahil sa ating sariling kakayahan, ngunit dapat tayong mag-alay ng taos puso sa pangalan ni Jesus ang ating walang kasalanan at tagapagligtas. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Muli, salamat po, Panginoon, na kami po ay pinagpala mo ng iyong mga salita. Tago mo po ito sa aming mga puso upang palagi po namin ito maalala na ikaw po ang namamagitan sa amin sa Diyos Ama at patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli, niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga, para sa ating pangaraw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin ito i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.